Ayun guys, eto po oh, ang mura lang nitong ano, nitong nabili ko na sibuyas, lasuna. 35 pesos lang po ito. At hinog na, naku, sabay-sabay na nahinog. Mataas po ba ang sugar nito? Saging. Sabay-sabay na pong nahinog yan. Magigisa tayo ng ating sausawan. Samantalahin habang maayos pa itong mga ano niya dahon. Okay, ano nai? Mura na ito. Nabili nating sibuyas. Tapos yung kamatis natin na napakaganda. Sabi ni nanay, hindi daw kami mag-iitlog ngayon kasi dalawang araw na nasunod na itlog. Anong ulamin natin? Ala pa akong naabangan. Dilata tayo. Or noodles. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning tomorrow. Good morning the other day. Hello, hello, everybody, every all. Good morning today. Good morning tomorrow. How are you today? How are you tomorrow? Eka. Eto, may nakuha na naman akong papaya. Maliit nga lang siya. Diba? Nanay. Kahit maliit ang bunga, basta masipag siya. Meron ng bunga yung ampalaya natin. Ay, kabilis naman. May isa na akong nakitang bunga. Kaganda. Kagalay. Good news. Good news. Mabagal lumaki yung upo. Gigisa tayo ng kamatis, sibuyas. Pag naulit yan, yun ang ipitin mo. Hindi pa tayo nagtatanim ng kamatis. Dapat may tanim na yung mga nandiyang seedling. Ay, nako guys. Si Mocha. Ayun guys, hindi ko alam kung anong nangyari kay Mocha. Bigla na lang. Kung nagdidilig ako kanina, ba't ka ako nakahiga? Hindi na kumikilos. Bababasakan na dyan ka ako. Inililipat ko kasi yung mga tanim ko na ano. Ayan. Sili. Wala, hindi ko alam. Umuubo siya kanina eh. Ay, naku. Inaayos ko kasi rito kanina, guys. Naglilinis ako. Inililipat ko yung mga yan at lilinisin ko rito. Wala. Anong nangyari sa kanya? Mocha? Wala na. Nilason kaya? Kaya pala hindi niya kinain yung pagkain niya. Naku, and guys, nagpapahukay po ako ng ano. Doon, nandun si Manong sa may sagingan. Papahukay po ako ng pag-aanuhan kay Mocha. Paglilibingan. Ay, nakakalungkot po. Ang tagal kong kasama si Mocha. Mabait si Mocha, malambing. Masyado po kaming ano, malungkot ni nanay.
6 years ko atang kasama si Mocha. 6 years na. Pinatawalan ko ka? Hindi, sa kapitbahay yun. Ay, nako po. Sa kapitbahay yun, Nay. Malungkot ako, guys. Malungkot po kami. May sakit kaya ang mga aso ngayon? Sabi ni Manong, baka daw po na high blood. Wala naman kaming nakitang ano niya. Pero nung umuubo-ubo siya noong kanina, okay po siya kanina eh. Sinalubong pa niya ako kanina ng ano. Kasi dito siya sa loob natutulog. Kasi yan, madaling araw pa lang, palalabasin ko na. Kasi nga po, baka umihi. Umihi kapag tinanghali ako ng pagpapalabas sa kanila. Baka umihi sila rito sa loob. Hindi na nila mapigilan yung ihi nila. Kaya madaling araw, pinapalabas ko na sila. Eh, kanina tinanghali ako. Okay naman siya, sumalubong siya sa akin. Yun, tuloy lang naman po ang mga trabaho namin. Hindi kumain. Eh, kanina nag-ano po ako doon kasi nga ililipat ko yung mga sili ko. At maano na doon nang kailangan ko maglinis. Na ala siya doon kanina, pero nung pagbalik ko nakahiga na siya. Tapos yun, napansin ko pinapaalis ko kako, baka mabasa siya. At nagdidilig ako doon sa sili. Ay hindi na po kumikilos. Yung buntot na lang niya. Ayun guys, naghuhukay si Manong ng daing ano. Meron kasing pinagbalatan ng saging po dito. Iniipon ko para sa compost. Ay naku. Nag-ano po si Manong. Naghuhukay ng paglalagyan kay Mocha. Sobrang ano po, nakakalungkot. Malungkot talaga. Ayoko siyang tignan na ililibing, guys. Koko! Nangangalkal ka dyan ng ano, ah. Mag-isa mo na lang, Koko. Hindi rin kumain si Coco. Ba't hindi ka kumain? Ah? Ba't hindi ka kumain? Inano mo si Mocha? Inano mo si Mocha? Anyare? Ano din siya eh? Hindi pa. Ang taba po nila na high blood kaya si Mocha. Ganda ng katawan. Wala na akong ano, makukuhanan ng aso na putol ang buntot. Yun ang gusto ko eh. Yung lahi nila, hindi naman sila nagkaanak. Malungkot din si Coco. Coco, mag-isa mo na, Coco. Wala ka ng kasama. Malungkot si Mocha, si Coco. Thank you.
siya. Alam din niya eh. Lagi niyang binabalik-balikan doon si Mocha. Koko, ala na si Mocha, Koko. Ha? Inalis ko na yung higaan ni Mocha doon sa loob. Baka ano, sunugin ko na. Gawa naman si Mocha. Taba po nila eh. Gawa naman silang ano. Kanina naririnig ko lang na dumadahak-dahak si Weko, si Mocha. Ano kaya nakain nun? Hindi ko naman po sila pinapakain ng mga tinik-tinik. Ano lang po, yung bituhan ng manok, yung hasang. Ayan na si... Ay, manok ng isda. Ayan na si Manong. Naghukay ng ano ni Mocha. Ay, nako. Ito yung... Ito yung kumpos ko. Hindi, ayun pa lang. Nag-aabang din si nanay. May kipaglibing. Manong. Hindi ko alam. Ano ang pay? Ayun. Paalam mo ka. Nagagalit si nanay. Hindi ko daw siya tinawag. Kasi nasa CR po siya. Akala ko hindi pa naihukay ni kuya. Naidala na po pala niya. Ay nako. So ayan po. Iisa na lang ang alaga ko. Ganun talaga. Hindi natin hawak ang buhay ng ano, ng mga alaga natin. Pero masigla po siya kanina. Ewan ko. Bigla na lang. Sabi ni Manong, pinatingnan ko nga kung may ano, mayroon pong sugat. Ala naman. Sabi ni Manong, baka na high blood. Kasi mataba po eh, may mga 20 kilos daw po siguro yon si Mocha, ang bigat. 20 kilos daw siguro, habi. Na high blood. Ganon din po yung mga aso ko noon, na high blood sila. Hindi naman po sila kumakain ng taba. Walang exercise. Pero tumatakbo-takbo naman po sila dyan. Kaya nga hindi sila nakatali eh. Para nakakapag ano sila. Takbo-takbo. Dito lang sila sa bakuran. Paikot-ikot. Ayun ako. Natin si nanay at nagagalit sa akin eh. Nanay. Sa susunod na lang daw. Ano naman si Coco, hindi man lang natin na. Si Mocha, kanyo ah. Eh kasi nagpunta kayo yung CR. Nag-CR ako, paglabas ko na yun. Nailibing naman na pala. Kawawa naman si Coco. Mocha. Ay, mag-isa na lang ni Coco. Ay, wala na si Mocha. Talagang ganon. Paalam Mocha. Hindi kami makakain. Kain na kayo. Hindi ako makakain, guys. Promise. See you later. Tomorrow. Inasugasaan na aso, guys. Takot naman ako. Tomorrow. Hello. Welcome back.
maghihimay po tayo ng ito ang trabaho ko ngayon, maghihimay ng ano ng talbos ng ampalaya, panghalo ko po sa tahong. Ayun si nanay, sila po yung nagsaing kasi maaga nga akong nagising kanina, hindi naman ako nagsaing agad. Ang ginawa ko po, naglinis ako doon sa kalsada, nagdilig, naglinis doon sa garden, saka rito sa likod, nag-imis-imis din po ako dyan sa kabakuran sa likod. At yung ilang araw ko nang ginagawa, yung naghahanda na naman ako ng pagtataniman ko doon sa likod, guys. Natanggalan ko ng mga bato-bato. Kasi mabato po doon eh. Kahit na yung bed doon. Marami pong bato yun, kaya hinahalo ko yung lupa at tinatanggalan ko ng bato. Tapos nilalagyan ko po ng ipa para maging ano siya, maging huwag-hag. Yes, ayo nga, nakalimutan. Hindi pa. Nakalimutan ko palang buhayin. Nakalimutan ko pala yung sinasaing ni nanay kaninang kumulo. Pinatay ko siya. Hindi ko na uli na buhay. Kumusta po ang lahat? Ayan, okay lang naman po kami ni nanay. Maayos po kami. Nagkukulitan paminsan-minsan. Kapag ano, maganda ang pakiramdam ni nanay. Kasi kung minsan napakasakit po ng balakang nila. Masakit yung balakang. Dala na rin ng ano, pagtanda. Pina-x-ray na po namin yun. Umaano siya, gumaganon. Katandaan na daw. Sabi ni doktora, hindi ko pa pala nakuha yung ano, x-ray, ano niya, plate. Sabi ni Doktora Ikwan, ooperahan daw, pero kung ayaw naman, magtiis na lang sa ano, sa sakit, sa kiro. Kasi dala na nga lang din po ng katandaan na. Ganun talaga yung mga tumatanda na. Ayaw naman ni nanay na yung ayaw niyang isipin na magpapa-opera. Mahirap na rin po talaga eh. Kaya tiis-tiis, marami pong inireset ang mga ano, antibiotic. Yun, gamot-gamot. At mga pain reliever. Nag-recover kami ni nanay ng 2 days. Mula noong pagkawala ni Mocha. Yun, nakakaawa naman si Coco, mag-isa na niya. Tahimik din eh, alam din nila, matalino ang aso. Alam din nila na nawala na yung kasama nila. Malungkot po siya. Nakakalungkot yung matagal mo nakasama. Tapos biglang ano, wala naman dahilan. Ganun yung mga aso namin. 5 years pa lang si Moke. 5 or 6 years old. Pero bakit ano? Kamatis lang. Malaki yung kamatis. Sabi naman nung kwan, inatake nung na high blood daw. Ganun din yung mga aso ko po noon. Na high blood sila.
Pero si mo sila mo ka nakaka-exercise naman po, yung ibig ko sabihin nakaka yung naka, hindi naman sila nakatali. Nagkakatakbo-takbo sila rito sa bakuran. Maluwang naman itong tinatakbo-takbuhan nila. So, bali yun na yung pinaka-exercise niya. Bakit kaya? Nung umaga, naririnig ko lang siyang dumadahak-dahak. May nakain kaya na ano? Or initsahan kaya ng ano? Hindi naman po kami kumain itong nakaraan ng mga matitinik. Hindi kung sa akin, hindi ko po sila binibigyan ng mga tinik-tinik na kuan kong bibigyan man. Ginugupit-gupit po namin yun ng ano. Maliliit. Saka has ano lang, bituka ng isda. Ganun lang mga sabaw ng ano, balat ng manok. Mga sabaw-sabaw. Yun soup ng manok. Yun lang man lang naman po yung ano, pinapakain namin sa kanila. Bigla na lang, nakakalungkot. Ang bait ka naman ni Mocha. Kape po tayo. Hindi ako nakabili ng ano, ng pandesal. Nay, kape na. Magkape na kayo, Nay. Nay, magkape na kayo. Malamig na yung kape nyo. Masakit ang bewang. Yung mga bugis ko malalanta yung mga bulaklak nila tapos meron na namang uusbong na ano panibago. Ang galing, tuloy-tuloy yung bulaklak niya. Nilagyan ko po yun ng ano, ng compost yung mga puno niya, kaya maganda yung masustansya, may sustansya siyang ano nakukuha kahit na nasa pasulang siya. At sana yung Chico, kasi hinukay ko yung ano eh, hinukay ko yung puno noong Chico doon po sa gilid niyang ganon. Tapos nilagyan ko siya ng ano, yung tayo ng kalabaw para ma-absorb, para pumasok doon sa loob ng ano, sa ugat niya yung ano, yung sustansya ng compost. Sana at papa sana makabili rin ako ng ano, potassium pang spray. Ganon din po yung sa ano, ubas. Ako pag namu ngayon, kaganda lang ng bakuran. Sa bakuran lang eh, merong ng Chico, meron tayong Chico, meron tayong ubas, tapos meron tayong andaing bunga na nung ano, kay Mito, o di ba? Tapos yung mangga, saging, wala ring hinto sa ano. Oh, nagtanim din po kami ng kamuting kahoy dun sa gilid-gilid ng ilang mga ano, papaya. Tignan po, meron din kaming abukado na mataas na rin doon na dati eh napabayaan, pero ngayon everyday kong dilig-dilig siya. Atis, ano, saan ka pa? 'Di ba? Kapag napabunga nating lahat 'yang mga 'yan, abay edi para tayong nasa ano, nasa paraiso. Sa panahon ngayon na napakamahal ng mga bilihin. Sa bakuran lang eh. Sana mapabunga natin lahat 'yang mga 'yan. Kaya konting tiyaga, pagtitiis din sa ano, na maghintay kung meron ngang maibubunga sila.
Yan guys. Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. See you again sa aming susunod na video. Bye-bye. Bye-bye. Bye naman na daw kayo ah. See you again tomorrow. Sabi ni nanay, lagi na lang kapag yung ano, nagbablog ako. Sino ba yan? Ayun. Sila lang, sila naman. Bye-bye po. Bye-bye. Kakantahan ko kay mamaya. Anong kanta niyo? Kumanta na kayo ah. Anong kanta nyo? Kantahin nyo na ah. When you wish upon a star. Oh, sige na, kantahin nyo na. Huwag nang mamaya, ngayon na. When you wish upon a star, makes no difference who you are. You wish upon a star, your dream come true. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, your dream comes true. Bear is kind, he brings to those who love the sweet fulfillment of their sacred longings. Strike a bolt out of the blue, fate comes in and sees you through. When you wish upon a star, like dreamers do. When you wish upon a star, your dream come true.